Ayun guys, magandang umaga. So magang maga tayo ngayon kasi may dumating sa atin na Toyota Fortuner na 2011. So kabibili lang nito ng Toyota Fortuner din. So nasa ibang bansa din yung may-ari si Sir, pero yung asawa niya nagdala dito. At pinahanap talaga tayo ni Sir para ipa-maintenance tong Toyota Fortuner niya. So ang udo nito mga boss ay 108,443. Ayan. So dito binili ni Sir kay Ma'am na nagdala dito ng ipapa-check ay fluid filter, air filter, at yung kanyang mga shocks, shock absorber, tsaka tire rod ball joint daw. So yun ang request nila, tapos flashing ng coolant. So yung transmission oil, so binilin din ni Sir na ipa-check, na-check nga namin, sobrang itim na. Pero yung engine oil naman ay kachichin soy lang nito, kaya hindi na natin gagawin yon. At na-check ko nga, talagang malinis pa. So ngayon, gagawin natin dito, pati mga brakes ay che-check natin, tapos sundin natin yung binili ni Boss sa kanyang Toyota Fortuner. So sa tingin ko, stock na stock pa, wala pang ginalaw dito. So 108,000, so papasilip ko sa inyo yung makina niya. Ang makina nito ay Tokidi, yan yung Fortuner niya. Fortuner G, automatic transmission. So ngayon mga boss, nakita ko tulad nitong sign off ng gas filter niya, ayan may leak. Parang hindi sa mga ganitong sign kasi maaring madumi na yung EGR nito. So yun ang i-request natin sa kanya na palinis na rin yung EGR valve nito or intake manifold. Tapos fluid filter, splash ng coolant. Tingnan natin yung air. Di pa nga tayo nakabihis mga boss, no? So malinis pa tong air niya, pwedeng-pwede pa tong air niya, hindi pa maitim to, parang nagpalit na to. So okay pa yan, goods na lang, goods pa. Tapos ito pang isa na pansin ko mga bossing, ayun, no? Sobrang luwag nung ano, air cleaner hose papuntang turbo. Tapos ayan, syempre nagli-leak ng langis. Siyempre may mga oil miss yan, so sisingaw talaga, magbabasa yan. So ayusin lang din natin to, i-reseal natin. Tapos yung timing belt nito mukhang pabubuksan ko rin para masilip. Pero yung transmission filter nito ay yun, nalika yun. Ito yung bagong kalyabi natin. Ugutin mo nga yung dipstick ng ano, transmission. Ayan yan, papakita ko lang. Yan yung pula-pula, yan. May lock yan, iangat mo muna yung alambre, palabas, itulak mo palabas sabay hugot, yan, very good. So dito mga boss, masinag no, dito tayo, tingnan nyo naman yung ano nya, ayan, maitim na transmission oil or ETF, so hindi pa nagpalit ito, ayan. So ito yung mga gagawin natin. So papalit tayo ng transmission filter. Sabay na natin yon. Tapos nag-request din pala si Sir dito na i-vlog natin para makita niya. Kasi nasa ibang bansa siya, yung misis lang niya andito. At yung misis niya nagdala, kaya si Ma'am magsha-shoutout yun mamaya. Umalis lang para kumain. Kasi maagang-maaga mga boss, 6:30 pa yata dumating to dito, para mauna sila sa shop natin. Ayan, so dun muna, paumpisahan ko muna yung transmission oil, tapos check ng brakes. So na-check ko yung shocks nito, wala naman siyang sign of, kahit gas type to, pagka pangit na yung shocks nito, parang naglalangis din yan, no, mga bossing, kahit gas type yan. So sa marami nating na-check na pangilalim, pagkasira talaga yung shocks ay nagkakaroon ng ano, ikakaroon ng langis yung mga gilid. Eto naman wala, pero ito nakita ko talaga to, ito yan, gas filter. So yun ang unahin natin, yung air filter nya pwede pang hanginan yan, sobrang ano pa naman, malinis pa naman. Eto lang ang concern ko rito, hindi nahigpitan to, ayun, luwag mga boss.
nagkakaroon ng ano yan. Ayan, mga langis-langis. Oh. Yan. Talunahin nyo muna yung ano tol, labas. Ngayon i-scan ko muna to bago namin umpisahan. So mag-i-scan muna tayo mga bossing. So talagang yan ang inuuna ko pag mga ganitong i-PPMS natin. Naman mo, shout out na. Shout out na tayo. Uy, honey, nandito na kami. Yan. Ito kasama ko si Kuya Jojo. Oh. Yan, si Sir Ernesto. Ay, galan. Saan bansa siya, ma'am? Sa California. Ay, sir, shout out sa'yo, sir, ha. Ah, ito, nandito na ako. Jojo Guard TV. Only in the Philippines. So, di ba? So, ngayon, nag-i-scan nga tayo dito sa Toyota Fortuner. Ayan. So, scanning muna tayo, mga boss, bago natin pasimulan. Tingnan natin kung may error ba to o history itong kanyang nabili. So dito tayo, Toyota Fortuner, sabi ka, wait out, sabi ka, wait out dito. So, isa natin. Check report tayo. Dito naman ba? So, obviously, nakikita mga busi na. Ganda natin, sobrang gano'n. So ayan, sa engine wala siya, sa transmission okay. Dito yung fault code niyang 1249 open circuit and stoplight switch. So stoplight switch pwede nating palitan yan. So yan lang yung error niya. So kita ba? Minsa kasi hindi nakikita eh mga boss eh, nung huling video ko. Ayan yung result ng scanning natin dito sa Toyota Fortuner. So sana makita. Kasi dati yung video natin sobrang liwanag mga boss, di nakikita yon. Wala naman siyang fault code sa makina at sa transmission. So yung fault code lang niya ay sa stoplight switch. Pwede na natin i-request yan, palitan. So tol, papak na ng preno. Sino ba din yung galing? Titingnan ko lang kung gumagana yung valve. Preno, dol. Apak, preno. Eto, ba't sobrang hina? Gaya, apak. Sobrang hina ng mga bulb niya, no? No? Ayun, oh. Yan, check natin yan. So, yung third light naman niya, okay. Dad, nagtataka lang ako, hina. Baka shortage dun sa ano, stoplight switch. Okay na. So yan. Ngayon pa-umpisan natin yung transmission filter. Patatanggal ko lang yung gulong sa harap para ma-check na rin yung pangilalim. Kasi pinapa-check na rin ni sir yung mga sabi, ball joint, tie rod. So kung wala namang kalug eh, hindi natin papalitan. So maintenance lang talaga. Mas sa unahin natin dito yung mga tulad na nakita natin, yung EGR, timing belt. Yan. Kasi nakita ko parang hindi pa talaga nagalaw yung gas filter, talagang matagal na nagle-leak yun. Ayan sir, chinek na natin yung pangilalim mo. Yung brake pads sobrang kapal pa sir, no? So hindi natin papalitan yan. Yung shocks mo naman wala pang sign of yung parang tagas or naglalangis dito. So para sa akin goods pa to. Yung tie rod sa ball joint wala, okay lang. Ayan, dinidrain na nga ni ano yung transmission oil, sobrang itim na boss, kulay ano na, kulay itim na, hindi na kulay pula yung ETF. So ngayon tinatanggal na lang yung transmission filter. Papalitan natin transmission filter, tapos ito fuel filter, tinatanggal lang ni Kalyabing Uni. Air cleaner. Hanginan lang to tol, maganda pa to. Okay. Tapos ito lang hugasan ng gusto, ayan oh. Sobrang langis. Baluwag to eh. Tapos i-re-reseal lang natin. Hugasan lang 'yan. Pabili na tayo pang hugas, no. Ito boss, naibaba na nga natin yung transmission filter mo. Ito na siya.
Papalitan na natin. Ito naman yung fuel filter ng yung Fortuner. Dapat yan may washer, ha? Simple ito. May sinalpak mo na filter na bago? Nisprayhan mo na to? Ito na yung bagong filter, boss. May papalit natin. Ayan, tasis. Tapos yung langis natin, boss. Oh. Ayan. Sobrang itim. Sobrang itim. Nahugasan mo yung hose, yon. Tapos ito naman yung gagamitin nating ayan, yung langis ng transmission mo. TTFT4. Ayan, yung ginagamit dito. Ito lang yung fuel filter. Pag-aayon kasi yung mga replacement, katumpas na yung mga tig-sasampung taong gulang na sasakyan. Oo. Lagay mo na yun. Nahugasan na yung housing? Oo. Hugas na yan? Oo, hugas na yun. Din yan? Kagaya din sa'yo ito, fuel filter naman ito. Sige, salpak lang. Kumahiya magsalpak. Yan. Tapos makikita mo ito, may aro yan. Saan may tatapat yan? Ito. Ito. Pagtatapatin mo siya. Okay? Sige, gawin mo. Silipin mo kung tapat. O kita mo, lihis ka. Dito. Kadal na yan. Ayan, yan. Oh. Ayan, ganyan yung kulay ng ano, malinis na ETF. Kulay pula. Parang dugo ng manok, ano? Dugo ng manok na Texas. Transparent pa talaga, oh. Malinis. Tingnan mo tol, ha, baka mag-over. Mamaya tol, paanda rin muna yan, oh. Dahil tapos na natin mailagay yung bagong transmission filter, so sinunod na naman namin yung ETF na magsasalin. Mamaya papaanda rin namin yan para makuha namin yung tamang sukat. So ilalagay nyo lang sa drive, tapos salin, tapos susukatin ulit. So ayan, pinaandar na natin mga boss. So nagsalin tayo ng transmission ETF, transmission fluid. So pasok lang natin sa lahat ng gear. Tapos ilagay natin sa drive. Tapos sukat ulit yung ating ETF. Sukatin mo ulit ETF. So pag nagsalin tayo nito mga sir, kailangan po umaandar para makuha natin yung tamang level nung ano, nung ating transmission. Punas, punas. Pag sukat ka, huwag mo ihiga, ganun. Tapos sasagad mo. Sagad, sagad. Wala pa ng 1 litro yan. Ayan. Okay. 1 litro. Pang ilan na yan? Pang 6? 6 na litro na yan? Ilan ang mileage nito nung high-ease mo? 70,000. Ito nangyari sa clutch lining ng ating high-ease na 1 kg. Labas na yung rivets. Kinain na yung pressure plate. So ito yung papalit natin, original din mga boss. Yan, ito yung tamang ano niyan, kapal. Toyota din po ang ilalagay natin diyan. Lahat po ng clutch component niya dito na ipapalit ay original po. Ayan, Toyota Hiace 1KD. Ayan, nagbaba tayo ng transmission.
Tapos palitan din tayo ng gear oil. So gagamitin natin gear oil. Eto rin. Ano na? Naubos na isang litro? Oo. Yan, okay na. Wala? So ito, pinabuksan din natin yung brakes mo sa likod. Ayan boss, makapal pa. So hindi tayo magpapalit, linis lang gagawin natin. Sobrang dumi lang po. Ayan. Kung makikita nyo yung mga nalaglag na dumi dyan sa brake shoe. Ayan, so lilinisin lang natin yan, tapos adjust tayo dito sa brakes mo. Tingnan natin yung kabila kung makapal din. Sige, hugutin mo na yun. Patay-patay. Yan. So, makapal din yun. Yun. Makapal pa rin. So, gagawin natin dito yun. Tila mo yung dumi. Itaktak mo yung dumi. Yan o. Alisin mo yung drum. Yan. Sobrang dumi din. So, wala naman tama yung drum. Tingnan natin kung walang guhit. So, wala naman. O, goods naman yung drum. So, dito lang talaga. Linis lang tayo. Tapos, adjust na lang. Makapal pa naman yung brake shoe. Gagawin natin dyan, lilinisin. Gagamitan natin ng brake cleaner. Yan, pinatanggal ko na rin pala yung timing belt. Ayan, chinek ko yung mga gear kung nababasa ng langis. Tsaka yung timing cover niya. So, tuyong-tuyo naman mga boss. Lilinisin lang natin yan, yung pagkakabitan natin ng timing belt. Para may salpak na rin natin yung bagong timing belt niya. Ayan, so ito na yung luma. Ito yung tensioner bearing niya. Yan yung adjuster. Yan yung lumang timing belt. Yan. So, talagang hindi pa napalitan to ng timing belt mga bossing. Kaya, na-request na rin natin palitan to. Para sigurado talaga pagka binabiyahe ng malayuan ni boss itong kanyang sasakyan. Ito, yung cabin filter niya. Ha? Ano ang filter dyan? Hindi ka pa nakapagpakuha. Sobrang dumi oh. May mga dahon-dahon pa. Kinalas-kalas na rin pala natin yung turbo niya para malinis na rin. Ayan, so sobrang makarbon po yung ano niya, yung turbo. So lilinisin din natin 'yan. Sabay-sabay na po 'yan pati EGR mga boss. Ayan, kalas na rin yung EGR natin. At ito naman yung dumi ng kanyang EGR valve. Ayan, sabay-sabay na 'yan mga bossing. Yan, so yung intake niya lilinisin din natin. Ito naman yung kanyang cabin filter. Ayan, ganyan po kaputi yung cabin filter. Kumpara po natin dun sa nakakabit sa kanya na kinalas natin, no? Sobrang dumi. Kaya siguro sobrang hina ng hangin na lumalabas dun. At ito naman yung timing belt na ipapalit natin. Original din yung ipapalit natin dyan mga boss. So ayan. Tapos palit tayo ng tensioner bearing. Meron din tayong adjuster. Ayan, papakita ko po sa inyo yung bearing na ipapalit natin. So ayan siya. Ayan yung bearing. Yung binubuksan naman ni Kalyabe, ayan yung adjuster ng ating timing belt. Yan po yung nagpapahigpit ng ating timing belt mga boss. Busy na nga yung mga Kalyabe natin. Ayan si Kalyabe Yuni, yung naglilinis ng turbo. Tapos ayan yung EGR naman, nililinis na rin, sabay-sabay na. So kinukuskus nila talaga ng mabuti yung EGR tsaka turbo. Titingnan natin yung kalalabasan yan mamaya. Ayan si Kalyabe Chamer, ayan naglilinis. So ayan, tatlo-tatlo na nga silang gumagawa rito para mas matapos natin ang maaga. Ayan, tingnan nyo yung nilinis natin yung idea ni Kalyabe Chamer. Ayan. Yung intake manifold natin tapos na. So EGR na lang. Ayan, bago na yung timing belt natin. Tapos yung tensioner. Itong adjuster. Ayan. Ito. So, napakadali lang po i-timing ng mga ganito. Kita nyo yung crank sa pulley. Yung marking na yon, so may pointer. Dyan yun lang po itututok. Dito naman sa camshaft natin.
Yeah. So napaka-basic po ng mga ganitong timing ng mga 2KD, 1KD. Yan. So cover na, tolpe. Cover na. Balik ko na yung cover nito. Wala. Yung intake nabalik na, no? Hmm. Ayun. Oh, EGR yeah. Naman. So ito na yung finish na linis. Magkamit na doon, ato doon? Oo, kabit mo na. WD-40? Oo. Pakuha ka? Pakuha ka. Yan, ito yung throttle natin. Yun, throttle mo ngayon. EGR. Taas turbo. Ito na yung sa turbo natin, mga boss. So, nilinis talaga natin ng gusto. So, tubig na rin pala ito nakalagay kay sir na ano. Ayan, no? Nagdidrain tayo. Kasi pinapapalitan ng coolant. So, akala namin coolant pa yung nakalagay, tubig na rin. Ayan mga boss, tubig na rin nilagay na ito sa Fortuner. Ayan, so kukulant din natin to. Tubig na rin pala to, sir. Tapos ito naman yung intake natin ay kabit na. Ayan. So pagka naglilinis kami ng EGR kasama intake manifold, turbo, ayan, ibabalik na lang din yung turbo. Okay. So dito mga boss, kanina yung gas filter natin, ito yung luma niya. Sobrang dumi na nito. Pag nagdudumi po dito yan sa labas, dito, maaring may basag po ito. So gagamit tayo ng cleaner para makita natin yung kung may leak tong gas filter. Gagawin nyo mga boss, tatakpan nyo yung dulo tapos bubugahan dito. Ayan, oh, tingnan nyo yung mga bossing, oh. Yan, butas po yan. Ayan, oh, lumalabas na sa puwet. Ayan, oh, basag. Nakakaroon po kayo ng low power nyan kasi papunta po yan sa ano natin, map sensor. Ayan, oh, basag. Ayan, oh, yan. Yan, kaya papalitan natin tong gas filter. So may ayan, oh, biyak diyan talaga lagi, no? Pagka ililiktis mo yan, pwede kang gumamit ng cleaner. Yan, tapos tatakpan mo yung dulo. Tignan mo, oh. No, laki, no? Yan. Malaking ano yan, epekto yan sa makina pagka may leak. Ako po yung nag-text na nakaraan. Meron na pala kayong shop dito. Oo, sir. Saan ka magaling? Diyan lang sa Anix. Ah, malapit ka lang pala. Ito yung bago doon. May malapit na ano dito. Ito, palit mo na. Yan, tubig na. Nakalagay, boss. Sa ano mo, sa makina mo, hindi nakakulat. Ngayon, ikukulat natin to. Kulat ka na. Ayun yung kulat natin, mga boss. Kulat. Sabon na lang naman yung ano. Singaw na kasi yan, eh. Sa yung namamalya to, magdating dito. Kasi papunta sa ano yan, eh, sa map sensor. Pagka singaw ang vacuum mo, low power din yan. Pag singaw yung filter. Yan yung magagawa natin na ano, eh. Tandaan lang yun, mag-overflow yan. Yung bigla, eh. Bugahan mo nga yung mas airflow pala doon. Tanggalin mo yung mas airflow. Bugahan mo na cleaner. Diyan dalawang screw lang. Ulan.
process doon. Ganun-ganun. Yan. Inisan nyo maigi ha. Ito yun. Itabin mo. Yan. Para mag... Ito, may pintel phone back din nga. Sige. Sige, spray mo. Ayan, boss, nililinis ng ating mga kalyabi yung makina mo. Dati pa ako sa car wash ng Caltex. Ayan. Shout out sa dating yung boss, mga idol. Talagang pati yung cover na itin. Ano niya rin. Ayan, linis-linis lang ma'am, katatapos lang. So pinapa-under natin kasi nag-bleeding tayo ng kulan. Hey boss, Ariel. Yan, shout out mo na. Shout out kay Boss Ariel. Yan, sila kalyabing yun eh. Chamer, yan. Dinitel pa yung makina mo. Shout out sa taga-dabaw niya. Nylon. Okay, start mo. Iba tayo. Start. All right. Yeah. Woo. Hi, sir. Oh. Shout out na tayo. Uy, honey, nandito na kami. Yan. Ito kasama ko si Kuya Jojo. Oh. Yan, si Sir Ernesto. Ay, galan. Saan ang bansa siya, ma'am? Sa California. Ay, sir, shout out sa'yo, sir, ha. Ah, ito, nandito na ako. Jojo Gar TV. Only in the Philippines. Oh, di ba? Oh, ipapaliwanag ko sa iyo ma'am yung mga pinagpalitan no. Oo. Oh, sige. Ah, oh, kayo okay. Din nasama sa video. Hindi kasama sa video sila ma'am. Oh. Dami kasama. Wow. Ito ma'am, ito sasakyan mo hindi nakakulan nung dinrain namin. So tubig yung nakalagay no. So ito yung kulant na ginamit natin ma'am. Yan, so may sobra ka pa pang top up. Tapos ito naman yung timing belt. Sa parts ng timing belt, kasama dyan ang tensioner bearing, adjuster. So, ito yung pinalitan natin. Pinalitan lahat yan, okay. Opo. So, sa transmission naman ma'am, ito yung transmission filter. Ito yung mga oil niya. So, Toyota rin ginagamit natin, no? Tapos, fuel filter, sobrang itim. Ano na siya, itim na. Itim na, itim na. At ito naman yung langis mo. Oh my goodness, kaya nga nakita ko. Kung ikaw nag-change oil yung ano ko, yung ito. Opo. Maitim na rin siya, kaya pina-change, okay. Natakot ako eh, pina-change oil ko na sa Shell. Tapos yung EGR ma'am, so makikita nyo sa video. Ito yung nilinis natin, EGR. Yan, tong part na to, intake manifold. Nagulat nga ako eh. Ito naman yung turbo, yung kabila. Ito pa yung isang nilinis natin, yung turbo. Ito pa, diba dito oh. Ito, malinis na yan. Dati, nanggigitata yan. Ayan, oh. Nakikita mo yan, oh. Kanina, nag-ano yan. Oo, oh, naglalangis yan. Naglalangis ngayon, wala na. Naman. Sobrang linis mo. Oo nga, akala ko nga, hindi na nga ito yung kotse ko eh. Grabe. Kasi diba, parang may nawala dito. Tapos yung air filter mo, hindi ko na pinalitan. Kasi malinis okay naman. Pa. Tapos ito pa pala. Ito, may filter pa ang pinalitan. Ito sa loob, yung cabin filter kung tawagin to. Ah, oo nga, madumi na yan. Sobrang may dahon-dahon na tapos. Mm-mm, tama. Yan. Ayos. So, sinulit ko na yung punta mo. Tapos yung mga brakes mo, makakapal naman. Kapal pa. Nung ni-road test ko, yung mga pangilalim mo, wala naman ako naramdaman. Kasi pag minsan, pag nalulubak, eh, ganun eh. Wala naman. So, wala rin sinyalis yung shocks mo na may leak. So, okay ako pag mag-drive ako ng Pangasinan. Oo naman. Kasi, yung mister ko kasi... Hindi pa nga nasisira yung parang naramdaman pa lang niyang ano, pinapalitan na agad. Ganun siya. Oo, oh, kasi... Nauuna siya sa ano, minsan naano ako, sabi ko, inaano mo na agad, hindi pa nga na umiilaw, kasi umiilaw pag yung kailangan palitan, di ba? Ganun siya. Ganun siya, ma'am. Nangunguna siya sa mga ano, kasi may alam siya sa kotse. Start mo nga doon. Yung andun yung susi yata, nakasabi. Titignan nga natin yung brake light niya, Dol. Dito lang sa kalahati. Oo, opo, dito lang po talaga ang pool niyan, sir. May light. Pag nabawasan, pwedeng dagdagan. Oo, may sobra naman. Dito lang po talaga. Ay, nagtagal pa sa gitna. Ito, over na to. Wag natin ito yung brake fluid.
Ano po to? Power steering? Power steering. Brake fluid, ayun, ayun po. Ayun, okay. Marami pa ng brake fluid. Start! Alright! Yan. So, ang huli nating chinek dito mga boss, dahil mahina yung brake light niya. Ayun, pinalitan natin ng brake light switch. Yan, naging okay na siya. Tapos, may pina-check lang ako dyan sa electrician. Dyan sa brake light din niya para sure talagang walang grounded. So, okay na siya. Ayan o. Talagang malakas na yung ilaw kumpara kanina na sobrang hina na ang brake light. Preno, ma'am. Apak daw, preno. Bitaw. Apak. Yan, oh. Liwanag na. Okay na. Ayos. Okay po. Sige po.